ito na, ang unang balita. Ang unang balita, bumagsak, bumaba sa survey si Senator, former Senator Bongbong Marcos. Oh ha? Hindi ako nagsabi nito. Ito ang survey na lumabas. Sandali, banat bay. Saan bang survey yan? Baka survey-surveyan lang yan. Hindi ho, hindi ho. Galing ho ito sa DZRH. Ayan po ha, bumaba ho. Ayan, papakita natin na ayan po ang website, Facebook account ng DZRH. Okay, ayon ho dito. Sabi dito ha, ito, pakita natin. Si Marcos Ferdinand Bongbong sa RP. Ibig sabihin is Republic of the Philippines. 23.94. Bakit doon nating masasabing bumaba? Di ba ho, nung mga nakaraang survey, Quezon may palabas sila. Sa Quezon 40 plus o almost 50. Si Bongbong Marcos. Ngayon ho, 23.94. Kailan ba naganap yung survey na yan? Kasi yun, naganap po yun hanggang November 15. Nung nagkaroon na ng final kung sino ang mga tatakbo. Pero ngunit datapat subalit, di ba sinabi ko naman sa inyo, hindi pa bumabanat si Pangulong Duterte noon kay Bongbong Marcos. Huwag niyong kakalimutan, mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Duterte. More than the Marcoses. Credibility at credibility, malayo ang mga Marcoses sa Duterte. Si Pangulong Duterte pa rin ang pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipinas. Nakita nyo naman yung survey niya. Sabi nga, numbers don't lie. O, diba? So, ito ho, ah, galing ho ito sa DZRH 4 hours ago. Ang tanong, who would you vote for president if the election will be held today? At wala yung pangalan ko dyan. Oh, 23.94. Si Bongbong Marcos. Sumunod, si Dumagoso Isko Moreno, 21.78. 78 nga ba yun? Medyo malabo na yung mata ko eh. O basta, pag 21.75, ira-round off natin, that's 22. Si Bongbong Marcos, 24. Si Isko, 22. Si Pacquiao, Manny. Anong Manny? Si Manny Pacquiao, 15.94, meaning 16. Si Lenny Robredo, 15.10. Ibig sabihin ko niyan, 15 pang nira-round off. Si Christopher Bongo, 14.25. So ibig sabihin, 14. Si Pampilo Lacson, 6. Si Ernie Abella, 0%. Ah. Ulitin ko ho ah, hindi ko inimbento itong survey na ito. Ah, eh baka sabihin ng iba eh, magkaibang survey naman yung dati. Oh, eh sige. Survey ni ano yun, 'di ba? Kailan masabi ni nga nila ang nasa likod ng survey na kung saan 40 plus almost 50 si Bongbong eh kila malutikila yun. Alam naman natin na nag-PPR yun sa mga kandidato. So sa totoo lang, eh, mas hindi pa kapanimpaniwala yun. Pero, let's just say it's true, okay? Hindi natin pagdududahan, hindi natin sasabihin na, ay, PR kasi yan, hindi ganito, hindi ganyan. Hindi. Sabihin na nating totoo yun, okay? 40 plus si Bongbong Marcos. Almost 50. Ilagay na natin sa 50. Oh. Eh, bakit dito sa survey na ito? Ha? Ah? Sa RP Mission and Development Foundation. Ang baba ni Bongbong Marcos. Ako naniniwala ako na simple laang naman ito ha, simple laang. Sa tingin ko,
bumagsak talaga si Bongbong Marcos noon sa mga bitaw ni Pangulong Duterte. Sabihin ka ba namang weak? Sabihin ka ba namang spoiled? Bakit kaya spoiled? Sabihin ka ba naman ang malakas lang naman eh yung tatay mo? Yung apelido nyo, yun lang naman eh. Pero ikaw? Weak. Oh, diba? Ibig sabihin ng weak, mahina. Ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte ng weak, diba an example niya nga yung pumunta siya sa Marawi nung ganito. Ilang beses silang nagpunta nun sa Marawi. Ganun no si Pangulong Duterte. Pag may sakuna na andun. Pag may labanan na andun. Parang ina-example niya nga yun eh, na si Bongbong Marcos daw, wala yan. Andun lang siya sa mansion niya. Ewan ko ba, maraming nalolokong kababayan natin. Nahirap-hirap na kayo sa buhay. Ang kandidato pang gusto ninyong mamuno ay yung parelax-relax lang sa kanilang mga mansion. Bakit ganun? Ayaw nyo sa kandidatong bumababa sa inyo, tinutulungan kayo? Gusto nyo yung andun lang sa mansion? Diba? Anyway, simple lang naman ang ibig sabihin ito. Simula pa lang ho ito. At ang pinakamatinding ma-o-observe mo dito, coming from 4-3 si Senator Go, umabot siya ng 14. That's a jump. Malaking bagay yan. Malaking bagay yung pagtalo ni Senator Go sa mula sa 4-3 into 14. Masyado pang maaga. Eh paano yan ba? At ba eh, parang gusto na atang mag-quit ni Senator Go. Pinag-usapan na natin to kahapon. Babalikan ko lang ng konti, ha? Alam nyo, ganito lang kasimple ho yan. Si Senator Go ay hindi ho politiko. Si Senator Go ay totoong tao. Hindi katulad ng mga politiko na walang pakialam na yung pag nagbasa may speech. English-English. Pwede kaya gumagano'n-ganon. Si Senator Go, napaka-totoong tao niyan. Ano ibig sabihin ng totoong tao? Ibig sabihin, siya ho ay sobrang honest sa kanya nararamdaman. Feeling ko, isa sa mga factor na nararamdaman ni Senator Go, feeling ko lang naman to, ay yung nagkakaroon ng banggaan. Alam naman ho natin whether... Eto, diretsuhan tayo dito. Hindi natin to i-admit, lalo na kung ikaw ay Duterte supporter, pero nakikita mo to for sure. Na may konting problema ho pagdating ho kay Pangulong Duterte at sa kanyang anak. Alam nyo yan sigurado, ayaw lang natin aminin. Ayaw nating pagbanggain yung mag-ama. Pareho nating nire-respeto. And yet, kitang-kita nyo ho yan. Bakit to? Si Pangulong Duterte na mismo nang galing sa bibig niya. Diba? At dahil doon, alam natin na nagkaroon ng kahit papaanong konting marka. Hindi ko sasabing lamat ha, marka na nagkaroon ng problema dahil ayaw ng kanyang ama yung sinamahan ng kanyang anak. Siguro diyan ho naiipit si Senator Go. Kaya ho sinasabi niyang paulit-ulit, 'di ba? Kung babasahin mo yung kanyang speech, paulit-ulit niya sinasabi na mahal ko yung tatay, naiipit siya sa gitna. Yung iba tuloy iniisip na si Senator Go. Alam nyo, hindi ko masisisi si Mayora Sara Duterte kung ganyan ang maramdaman niya sa kanyang ama. Pero hindi ko rin masisisi kung ano naman yung maramdaman ni Pangulong Duterte sa mga pangyayari. Kasi kung ikaw bilang ama, di ba ho? Ikaw, ama. You want the best for your children. Diba? Lumabas ho sa bibig ni Pangulong Duterte yan. Diba? Sabi niya, ikaw yung nangunguna. Everyone is expecting you to run for the president position, diba? As a matter of fact, kung tumakbo si Mayor Sarang presidente tas nag-slide down si BBM bilang vice, the loyalist and the tanso
Kasi tandaan nyo, imang kaiba ho yung loyalist at sa tanso, ah. The loyalist at saka yung tanso at saka yung DDS magiging united to support Mayor Sara Duterte. Diba? Tama, mali. Magkakaiba lang ho tayo ngayon sa Vice President, which is, hindi ko naman sinasabing mas less important, pero mas maganda ng united tayo for the President. Eh ngayon, iba ho eh. Iba ang senaryo. Sa totoo lang, oh, eto, wala akong biro ito, ha. Hindi ko sinasabing ganito, nararamdaman ko, kinikwento ko lang. Dahil sa desisyon ni Mayor Sarang tumakbong Vice President, at alam naman natin, nakita natin na nagkaroon ng konting friction, eh, marami ngayon ang nahiwalay. Meron talagang kay Bongbong Marcos at meron naman kay Senator Go. At pagdating ko sa Vice President, meron mga na-disappoint. Sa katunayan, marami nga ngayon. Ito, walang biro ito, ha. Crystal B, maraming salamat po, ha. Happy Thanksgiving din. Okay. Ito, seryoso ito. Hindi ho ako, ha. Marami ho akong nakausap. Nagtatanong sila, bakit ganun, bakit ganyan? Hindi ko sila masagot dahil hindi ko naman, no, masyadong kakilala ho si Mayor Sara Duterte. Pero ang sabi nila, parang iba na yung gusto naming iboto. Parang na-disappoint kami na naginto yung tatay. Marami hong ganyan. Kahit nga ngayon kayo sa mga comment nyo, marami ang nagsasabing ganyan, eh. Diba? Even if i-campaign ko pa rin sa inyo si Mayor Sara, marami sa inyo medyo na-disappoint. Diba ho? Dahil ho sa desisyon na ganun. At nakikita naman ho natin, hindi ho ba kayo nalulungkot dun sa mga caravan? Na nawala na ho yung kulay berde. Yun ho yung kulay ng anak. Puro pula. Ang nakaberde, mag-isa na lang. Diba? Marami hong nasaktan dun. Kasi ho, alam nyo, eto, walang biro ho ito, ha. Sasabihin ko sa inyo. Etong poll natin ngayon, yan ho ay ano lang, biro-biro lang ho yan. Okay? Na sinama ko yung pangalan ko. Idea ho ni Dada yan. Si Raul yung si Dada, eh. Magpa-poll ka, isama mo yung pangalan mo. Alam mo, sabi niya nga sa akin, isama mo yung pangalan mo, kahit dalawa lang ni BBM. Sabi ko, wag naman ganun, sama natin yung iba. Pero sa totoo lang, ha, tanungin ko kayo, just in case lang, just in case, okay, umatras si Senator Go, pero hindi. Hindi siya umaatras, hindi pa, hindi ko alam kung aatras o hindi. Pero as of now, hindi. Okay? Kung sakaling umatras si Senator Go, alam mo, wala akong nakausap na Duterte supporter, ha? Yung tunay na Duterte supporter at sinabi nilang, ah, pag umatras si Senator Go, boboto ko na si Bongbong Marcos. Wala. To the point, ang sabi pa nung iba sa akin, ha? Hahanap ako ng pinakamalapit kay Bongbong Marcos sa survey at yun ang iboboto namin. I don't know if that is true or not. You answer me, yes or no. Kasi alam nyo, sawa na ho, eh. Sawa na ho ang taong bayan sa dati na nating sinuka at kakainin na naman natin ngayon. Oh. Ayaw na natin sa ganung klase na politik. Ito, ha, hindi ko sinasabing ayaw natin sa kay Ferdinand Marcos, ha. Ayaw na natin sa mga politikong alam natin trapo ang datingan. Yung walang vision, walang political will. Pag tiningnan mo nag-speech, ha? Yan yung speech mo? Ayaw na natin ng ganyan. Di ba? Oh. Pero ano? Ulitin ko, hindi ho ako nagsabi nito, ha. Hindi ho ako ang nagsabi nito. Kaya nga ho tinatanong ko sa inyo yung tanong, eh. Okay? Hindi ako nagsabi nito. Tinatanong ko sa inyo ngayon. Kayo ang sumagot. Oh. Yung mga tanso, eh. Kahit nga bumalentong na yung amo nyo, hindi kayo magbabago, eh. Hindi kayong tinatanong ko. Singit lang kayo dito.
Ang tinatanong ko yung mga Duterte supporter na iboboto si, si Senator Go. Kung sakaling umatras si Senator Go, iboboto nyo ba si Bongbong Marcos? Rod Ogliman, maraming salamat po. From Ogliman Family San Francisco. Sabi nito ni Regina Constantino, kung sakaling tumakbo, ay hindi tumakbo. Oh. Si Senator Go, hindi na ako boboto. Oh, di ba? Yan o ang mga ano. Kasi nga ho, hindi naman dahil sa ayaw natin kay Bongbong Marcos nang walang dahilan. Marami ho tayong dahilan kung bakit ayaw natin yung mama na yon. Ako, for one, sa akin ha, ito sa aking pananaw lang to, hindi ko sinasabing ito ang pananaw ninyo ha. Aking pananaw, ayoko si Bongbong Marcos dahil wala naman ako nakita sa kanyang rason para iboto ko siya. Wala. Bigyan mo ako ng magandang dahilan para iboto kita. Wala eh. Wala akong nakita sa lugar niyang masasabi kong extraordinary. Wala akong nakita sa kanyang nung bilang senador siyang extraordinary. Wala. Iba ho. Pero definitely hindi ko boboto si Lenny Robredo. Kita nyo nga wala nga si choices. Tapos yung pang mga sinabi ni Pangulong Duterte. Grabe ho, panghahawakan ko ho yun. Si Pangulong Duterte hindi ho magbibitaw ng salita yan dahil gusto lang manira. Sigurado ako may dahilan kung bakit niya sinabing weak si Bongbong Marcos. Sigurado ako may dahilan kung bakit niya sinabing spoiled si Bongbong Marcos. Sigurado ako may dahilan kung bakit niya sinabing may baggage si Bongbong Marcos. Iba dyan nagagalit sila. Yung feeling nila na pag nawala si Senator Go, ito yung mga ano eh, yung mga tanso. Ito yung mga tanso talaga. Pag nawala si Senator Go, feeling nila yung mga boboto kay Senator Go pupunta kay Bongbong Marcos. Dream on. Hindi namin boboto yung amo nyo. Oh, ito na, tuloy na natin ha. Oh, itong balita na ito ha. Okay.